guys, nandito na naman ang mami nyo. Another day, another morning. So, kailangan na naman nating punuin ng energy ang ating araw. So, guys, actually, hindi na umaga ngayon dahil nakapagpakain na ako, guys. Nakapagluto na ako. Ang aking niluto ay sinigang na tilapia para medyo mabilis lang. Dapat nga, yun ay ipiprito ka. Kaya lang, bumili ako online ng tilapia, guys, ay hindi pala ganung kalalaki. So, isinigang ko na lang para mas mapakinabangan pa yung kanyang katas ng ulo niya. Kasi syempre, pagka isinigang natin yan, may sabaw pa. Kasi pakiramdam ko, pag pinirito ko siya, hindi masyadong pakikinabangan. So, yun na nga guys. Pakita ko sa inyo yung ating sinigang. So, eto na guys, ang ating sinigang. Eto yung pinaulam ko sa aking mga anak. Ayan. Oh, guys, ayaw lumutang. So, nakalubog guys. Pero yan ay 15 pieces. Maliliit pala eh. Hindi ko na, na ganun pala kaliliit. Akala ko ay kagaya ng nabibili ko sa market. So, ito na nga guys. Mag-start na tayo. So, ito yung kanyang bigas. Ayan guys. Yan ang ginagamit niya sa kanyang bigas. Ang isang ganito guys ay pang 10 days lang. Siya ay 50 kilos per sack. So, yan, bago maubos to, so may reserva na kasi nga, medyo mahirap din kasi hanapin yung klase ng rice ng pares. Kailangan kasi ay buhaghag talaga. So, nung mga unang, paghahanap namin ng bigas, talagang marami kaming nasayang na bigas bago kami nakahanap talaga. So, hindi naman kami gumaya doon sa ibang ginagamit ng magpapares na mga bigas na ewan ko saan sila nakakakuha ng ganon, mura lang pero buhaghag din. So siguro matututunan din namin yon sa pagdaan ng araw. Pero sa ngayon kasi talagang nag-ikot na kami. Wala talaga kaming makitang buhaghag. Lagi ako nagte-testing. So, nakadalawang balik na nga ako actually. Dahil ang inassure sa akin ay buhaghag. Pero pag nailuto ko, hindi rin. So, medyo ang anak kasi yung si Dave kasi ay medyo talagang conscious siya pagdating sa rice ng pares. Gusto niya ay yung talagang buhaghag. Ayaw niya nung alam mo yon yung ibig sabihin, ayaw niya nung hindi naman malata, masarap naman. May nabili pa nga ako, guys, lasang pandan. Ay, amoy pandan, parang Japanese rice pa. Pero ayaw niya pa rin iserve kasi sabi niya, mami, hindi yan yung standard na bigas ng pares. Kaya hanap na naman kami. So, yon kaya pag nabili ko ng bigas, guys, talagang sinasabi ko dun sa binibilan ko na buhaghag ba to? Kasi pag hindi, pag sinain ko, ibabalik ko pag hindi. Buti naman at napayag naman sila. Kaya nakapagsoli ako ng dalawa. So, nung nakachempo kami guys ng talagang buhaghag, ayan na. Ito na yung panglimang sako namin. Kasi bumili na kami, ito na lang yung natira. So, nag-reserve na uli kasi mahirap nga pag naubusan. So, yan guys. Tapos, pakita ko sa inyo, ito yung kanyang freezer. Bumili talaga kami ng freezer para sa kanyang karne kasi nga medyo malayo yung kinukunan niya ng karne guys kasi kung dito kami kukuha 480 ang kilo. Syempre gumagamit siya ng 5 kilos a day. So magkano yun, 'di ba? Ang pares naman 40 pesos lang talaga may kanin na yon. So ibig sabihin talagang pangmasa. So, luckily, nakakuha naman siya ng supplier na hindi ganun kamahal. Kaya lang, napakalayo naman. Kinukuha niya pa sa Binyang, Laguna. So, yun. Kagaya ngayon, pagkaluto nung kanin, dinala niya na sa pwesto. Tapos, kotse ang gamit niya ngayon. Dire-diretso na siya sa Binyang para kunin naman yung kanyang supply. So, eto guys, ang kanyang freezer. Yan na lang ang kanyang karne, ayan. So, actually, naka-defrost na nga ito ngayon. Kasi para mamaya, pagdating nung kanyang mga karne, ay iloload na naman natin ito. So, ayan na lang ang kanyang karne sa ngayon. So, kasi ang laman ng kanyang freezer ay 140 kilos. So, ayan. Siguro mamaya, mga 70 kilos yung daladala niya. So, talaga namang buhat-buhat niya yun, guys. Napakabigat talaga. Talagang tagak-takang pawis niya pag ibinaba niya dito yung sa lababo. Kaya naman ang aking
ang aking papel doon ay pagdating niya, talagang ako na ang nagkikilo. Syempre, ating i-double check 'yan, 'di ba? Kasi kaya meron siyang timbangan dito, binilang ko din siya ng timbangan, ayun. So, dino-double check ko yung kilo, tapos idinodoble ko ng, pag naayos ko na, dodoble ng plastic bago ibabalik natin sa freezer. Tapos, ayan, ang freezer natin ngayon ay puro ice na ang laman. Kasi nga, syempre, yung paggagamit siya na, yung water ng mga customer, dapat malamig. And then, nagdadala na lang doon ng tubig. So, ang aking freezer ay ipinaubaya ko muna sa kanya for the meantime. Kasi nga ay nag-i-start pa lang naman siya. Kumbaga, ito na lang yung pinakatulong namin sa kanya. Kesa lahat ay bibilin niya. So, ayan. Diyan siya, binigay ko na rin sa kanya yan. Yung ating rep, diyan nakalagay yung kanyang mga Mickey, mga meat, yung chili sauce. Kasi actually guys, ginagawan ko na siya ng chili sauce every 2 weeks. Kasi medyo mahirap gawin yun, matrabaho, masakit sa kamay. So, gumagawa na ako ng 2 container. Tapos, iniinit-init na lang yun. Pag 5 o'clock, doon nagsasayang sa kabila. Kaga, yung pinakita ko nga sa inyo, doon sa kitchen niya. Kaya lang, pagka ganito kasi, na nandito na ako sa bahay, pag nagpahabol siya ng ganitong oras, ay dito na kami nagsasalang. So, ayan yung kanyang kaldero. Ayan, iniinit na natin kasi kailangan na ng kanin doon sa kabila. Sa isang araw, nakakaubos siya ng 2 ganyang kalaking kaldero, guys. So, ang laman niyan ay 2.5 kilos. So, 5 kilos a day. Ayan. So, yan yung ihahatid niya doon. Inaantay niya lang yan. Pagkatapos, ay didiretso na siya sa Santa Rosa para pick upin naman yung kanyang mga beef, yung kanyang mga baka. So, yan ang ginagawa ng mami niyo pagka nagpapahabol siya ng kanin. Ayan, guys. So, sa ngayon, magkwentuhan muna tayo, guys. Wala pa naman siya. Ito na naman ang mami nyo. May towel na naman sa balikat. Sot-sot ko na naman ang aking mahiwagang duster. So, yun nga guys. Pagdating niya mamaya, syempre pagod na yun kasi gumising siya 4 o'clock eh. Tapos, inayos niya na yung ano niya doon. Inaasis-asis na lang siya ng kanyang daddy. Yung daddy niya ang nagsasain. Tapos, nagising ako alas 7, wala na yun. Nasa pwesto na yun. Minsan magpapaalam siya sa akin, minsan siguro sa pagmamadali, hindi na. So, yan ang ginagawa niya. Tapos, mamaya, pagdating nung kanyang mga karne, ay tatry ko uling ipakita sa inyo pagka naka-full load na yung kanyang freezer. Para makita nyo rin naman. So, eto guys, I hope hindi kayo sawaan kasi eto na ngayon ang ating bagong content. Tututukan ko muna yung small business ng anak ko, yung kanyang parisan. So, ia-update ko kayo kung ano yung... Kasi actually, yun din naman talaga ang activities ko ngayon. Priority ko muna siya kasi kung hindi naman natin tutulungan, syempre bago pa lang siya, hindi niya pa kaya na magpasweldo ng ilang tao. So, inaalalayan na lang namin. Yung mga kaya naman namin gawin ay ginagawa na namin. So, ang mangyayari sa atin ngayon guys ay siguro ang susunod na ipakikita ko naman sa inyo ay kung paano yung sa gabi pagka dumarating naman galing sa pwesto. Papakita ko naman sa inyo kung ano ang ating ginagawa pagdating ng cart. So yun nga guys, kailangan lang talaga sa pagninegosyo ay matyaga ka talaga. At yun ang itinuturo namin ngayon sa anak namin. Kasi nga, medyo bata pa at saka hindi naman talaga sanay sa trabahong kalabahoso. Medyo ngayon, dahil negosyo niya nga yan, hindi siya makaangal. Talagang lahat ay, talagang dapat ay maging hands-on siya. At yun naman talaga laging sinasabi ko sa kanya na kahit pa merong kang tindero o tindera man, kailangan talaga ay pagka... maramihan ng customer, ikaw ang nandun. Kasi most of the time, siya talaga yung hinahanap ng mga customer. So, yun nga guys. Yan yung ating ano ngayon sa araw na to. Kung bago ka pa lang po sa channel ko,
Sana po ay nagustuhan nyo yung ating mga videos. Paki-share na lang po and like. At please, subscribe ka na rin para lalo tayong dumami. So, yun nga sa aking mga viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Actually, pasensya na po kayo kung medyo nagpahinga ng konti ang mami nyo. Kasi nga ay medyo naging busy lang talaga. Pero ngayon, na medyo nakapag-adjust na kami at marami na rin nakakami sa mami nyo sa aking mga videos, so isasama ko na naman kayo, kaya lang ito ay panibang, ang ating content ngayon ay ang ipi-feature ko muna ngayon ay ang parisan ng aking anak. So I hope ay magustuhan nyo. Till the next video guys! Bye!